bata, mga kagadget, itong video na to ay patungkol to sa iPad 2 bypass iCloud by Audrino. So yung unang-una natin gagawin bago tayo mag-proceed dun sa bypassing is i-check muna natin kung ano yung platform at kung anong version at anong year yung iPad na gagamitin natin. So dito, unang-una ang gagawin natin is pupunta tayo sa 3U Tools. Salpak natin sa 3U Tools yung unit. Then sa 3U Tools, mapapansin nyo po may details na po yan. Iaano po dyan yung pinaka platform types niya, yung product types niya. Ayan po, iPad 2, tapos may Quit 1. Then pupunta tayo sa IPSW na website. Then check po natin kung alin doon yung iPad na yan. Kasi yung iPad 2 po is marami po yung version, marami po yung gawa. Meron po tayong iPad 2 mid 2012, iPad 2 CDMA, iPad 2 GSM, and iPad, ito yung kauna-unahang iPad, is yung 2.1 platform. Doon po sa click nyo lang po yung 2.1 platform na yan, 2.1, then punta kayo sa device info. Yan, IPSW device info. Dito po makikita nyo yung platform, yung tamang platform ng unit. So ito po yung ilalagay natin sa Audrino, yung 8940. Yan. Then unang try ko po dyan, tinry ko siya, error kasi nagkamali ako ng input dun sa Audrino. Imbis 8940, ang nailagay ko 8942. So hindi nga talaga siya match, kasi ang platform niya is 8940. So first try, fail. Yun, first try po natin is fail, no? Then siguro na at third try tayo, doon ko na realize na mali pala yung input ko na code. Then ito po yung ito yung first try natin. Watch natin, ah. Yung countings ko lagi is 27. Yun lang naman ang sumasakto talaga sa akin. Napapa-boot up ko, napapa-detect ko. So, ayawan ko sa iba kung ano yung pinaka exact countings nila na ginagawa. Pero sa akin is 27. And kapag nagdi-DF yung mode ako, naka-connect na siya doon sa Audrino. Then, yung Audrino naka-connect na po doon sa aking Mac. So, mamaya makikita nyo, papakita ko yan sa second attempt and third attempt kung paano. Dito, kailangan talaga patient and dahan-dahan mong i-analyze yung mga gagawin mo para magawa mo ito. Tsaka isa pa, kung matyaga ka at hindi mo susukuan yung isang unit, magkakaroon ka ng bagong idea at magkakaroon ka ng kaalaman. Nung umpisa talaga, nag-bypass ako ng gento na hindi ko pa binibidyohan, no? So marami na siya nagkalat. Hirap ako mapadetect talaga usually. Kasi ang nangyayari, 20 and 15 countings lang yung nakikita ko sa mga post nila, pero negative yon. So tinry ko na sarili kong countings, gumawa ko na sarili, sa akin is 27 seconds yung countings ko. So yan, makikita nyo, second attempt, first attempt fail, second attempt. Ayan, nakita nyo po yung Audrino ko nasa ibabaw na ng aking Mac. Ayan. So dito, after nito, na-realize ko na mali nga po yung nailagay kong platform code. Ang dapat na platform code is 8940. So kaya binago ko siya after nyan. So watch natin uli. Second attempt. Second at ay fourth attempt ba ako rito o marami pa? 15. So basta watch nyo na lang po, basta may mga times talaga na mahirap mapadetect siya.
So, ang diskarte ko po dyan, ano? Sige, sige, mamaya, mamaya. Iaano natin. Para hindi po kayo maguluhan sa procedure. Ang pinakamahirap sa iPad 2 na padisipin is yung pinakamahirap na padisipin sa iPad 2 is yung iPad 2 mid 2012. Ito po, napakahirap talaga nito padisipin. Yan. Minsan sumusuko ako dito sa iPad 2.4 yung mid-2012, pero etong iPad na CDMA at saka yung GSM na medyo okay naman siya patitikin. So ayan, second attempt failed na naman. Dito ko napansin mga ka-gadget, no? Ang ginagawa kasi natin, once sa pagsalpak natin, loading agad tayo. Niloload agad natin. Diyan, napansin ko sa huli, anong nag-success ako. Ang gagawin pala dyan is, saksak mo si USB, antayin mo siya ma-detect. Then, pag na-detect, i-close mo muna, then load mo. Pagka-load mo nyan, automatic, madi-disconnect si iPad. Pag-disconnect ni iPad, antayin mo uli siyang connect. Ngayon, kasi ang ginamit ko dito is alternative. Hindi ako gumamit ng ano, yung standard niya, ano, yung unang-una. Hindi ko ginamit yon kasi medyo parang hindi siya accurate. So, nakakapagpa-detect ako ng iPad ilang beses na is doon sa alternative lang. So, ang ginagawa ko dyan, salpa ko si iPad sa Arduino, then de-FU ko. After na ma-de-FU na sa Arduino, salpa ko dun sa computer. Then pag salpak sa computer, antayin ko muna siya mag-pop up yung pinaka, hirap na maisipan ah, yung pinaka notification ni iTunes. Ngayon pag nakita ko siya, once na niload ko na yung pinindot ko na yung load button, automatic maglo-loading siya. Pag loading niyan, disconnect. Pag connect niyan, magpapalagay siya ng you need to remove you need to disconnect and reconnect after 5 seconds. Bilang po kayo ng 5 seconds, salpak nyo po, then pag salpak nyo po, antayin nyo po na may lumabas yung pop-up na update. Pag lumabas yung pop-up na update, saka po, saka nyo po uli pindutin yung okay. Doon, automatic po yun, magbo-boot up po yung unit, magbo-blue screen yung unit. Pagka blue screen ng unit, automatic na po, magra-running na po siya. So, yan, ilang beses ko kasi siya na-encounter, laging ganun yung procedure niya. So, yun, kaya sa ngayon, medyo okay-okay na yung pagiging hindi na tumatagal. Dati kasi ang tagal eh, minsan inabot ako 30 minutes. Ayan, magpasensya nyo na at wala akong cameraman ngayon. Ako lang mag-isa sa pagbibideo na yan. So, fail tayo. Third attempt na ito, no? Third attempt na. I think failed pa rin to. Yung third attempt ko. So, nag-count ako dyan. Dito. Yan. Then, kung mapapansin nyo po, nagdi-DF yung mode ako, pero nakasalpak na doon sa Arduino ko. Hindi ko na siya ina. Doon ako nagdi-DF yung mode mismo. So, yun. Nagmadali na naman ako. Then, bunot. Then, salpak. Yun, makikita nyo yan, mga ka-gadget. Pag nakita nyo yung ano na yan, automatic yan, okay na yan. Ito pala yung success na dito, yung part na to.
So yan, maglo-loading siya, nag-blue screen po yung unit niyan. Then yun, nakita niyo po. Yun po yung sinasabi ko. Pag bunot nyo ng, ayan, magpapabigay siya ng 5 seconds. Then, bunutin nyo yung USB, isalpak nyo po. Then, antayin nyo pong ma-detect bago kayo mag-okay. Kailangan ma-detect nga yung update unit to, restore to update na device. Yun, pag nakuita nyo na yun, huwag nyo i-quit yun. Then, click nyo po yung load. Automatic, maglo-load na siya. Lalabas yung Apple logo. Magra-run disk muna siya. RAM disk, then pag RAM disk, lalabas yung logo na yun. Automatic. Ayun po, sa mga nahihirapan doon sa iPad 2, ito po yung tested ko na procedure na ginagamit. Ayan, then sunod natin pipindutin is yung relay para ma-detect sa terminal. Then yung port niya, then automatic, yung sa baba, yung deleting setup na. Then after natin ma-delete setup, i-reboot natin yung unit. Habang nagre-reboot tayo ng unit, mga kagadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe, click notification bell, and like and comment my video. Yun lang po mga kagadget. And sana po malaking tulong po kung huwag nyo pong i-skip yung ads. So hanggang dito na lang siguro yung aking paliwanag dahil nag-okay na po ang ating bagong tutorial sa iPad 2 iCloud Bypass. So sana'y makatulong sa mga kapwa ko technician and sa mga ibang gustong bumalak, gumawa ng ganito. Meron po akong tutorial kung paano gumawa ng ng sariling Arduino. Nasa description po mamaya ilalagay ko kung paano siya ginagawa. Panoorin niyo lang po. So yun nga no, kung gusto niyo naman ng instant Arduino na, hindi niyo na kailangan pang mag-iisip pa no. Pwede kayong bumili ng Arduino sa mga kilala kong nagbebenta rin ng Arduino. Unang-una kay Ronald Balagtas aka Ron Topet. Ang pwesto niya yata ay nasa Alabang. Then kung gusto niyo naman na Windows user kayo, ID puta yung pangalan ng software, pagpapa-activate kayo naman kay Sagadhack. Yan po. Sila po yung alam ko na source ng mga Arduino na may pang bypass din sa Windows. Kay Ron Topet din, nagbebenta rin siya ng Arduino. And then kung gusto niyo naman ng permanent na napo-purple niyo yung unit, yung purple mode, yung software noon, pwede po kayong kumuha kay Shedrick. Kay Boss Shedrick Ortiz po, dun kayo kukuha ng yung pang purple mode po ng iPad mini 1, iPad Air, iPad mini 3, 2, yun. Para po yun sa permanent bypass na mga ginagamit. So yan, mamaya po lahat ng FB nila ilalagay ko sa description. So patapos na yung video ko, so hanggang dito na lang.